simulan ko mga nag-leak na itong video, tamad. Pero okay mag-alala dahil kasama niyo ko. Yung mga kilala ko dyan sa personal, alam niyo naman yan. Pero don't worry dahil nandito ako ngayon para ma-share ko sa inyo kung paano ko na-overcome to. Minsan, mahirap maging masipag kung alam mo sa sarili mo na ikaw mismo, tamad ka. Diba? Like, dun pa lang sa salitang tamad, wala namang word na masipag dun eh. Habang iniisip ko itong mga bagay na to, lalo akong naguguluhan, lalo akong napapagod. At dahil napagod ako sa kakaisip, nawalan ako ng gana kumilos na para kong isang tamad na. Oo nga no, yung pala yun. Basta yun. So sasabihin ko na agad kung ano yung mga dapat gawin para maging masipag kahit alam mong tamad ka. At syempre, bibilisan ko na lang itong video dahil di nyo naman tinatapos mga video ko. Number 1, huwag mo masyadong isipin. Ito yung madalas na nagpipigil sa akin magsipag. Kasi bago ko palang gawin ang isang bagay, pinag-iisipan ko muna kung paano. Yoko naman kumilos na parang di nag-iisip, di ba? Siyempre maganda kung pinaplano mo muna yung mga gagawin mo para maging maayos. And though maganda siya pakinggan, at in real life, mas preferable talaga na pinag-iisipan muna yung mga bagay. Pero kung nahahad lang ang kanito kumilos, siguro ito na yung time na medyo bawasan muna natin yung pag-a-analyze ng mga bagay-bagay. Bakit ko ba kailangan gawin to? Mahalaga ba to? Baka naman pwede ko naman to gawin mamaya na lang. Pag lalo mong iisipin yung mga gawain, malaki ang chance na tama rin ka. Pag masyadong mahirap, ganun din. Pag masyadong madali, ganun din. Kaya para hindi ka masyadong ma-overwhelm o masyadong madalian, siguro ito na yung time na pinupush ka na ng katawan mo na gawin mo na lang agad. Na wag mo na masyado pang pag-isipan pa. And though madaling sabihin, mahirap siguro sa simula, pero in the end, worth it siya. At worth it yung magiging pahinga mo dahil wala ka nang gagawin pagtapos dahil tinapos mo na. Number 2, huwag mong angkinin. Alam mo namang isa ka sa mga taong nagre-require ng mas mataas na level ng energy para kumilos. Huwag mo na lalong ibaon sa isip mo. Dahil kung ano yung nasa isip mo, usually yun yung magbubunga sa personality mo eh. Kaya kahit ngayon pa lang, i-claim mo na hindi na tamad ka, pero i-claim mo na na masipag akong tao. Dahil doon, kusa mag-iisip ng ideas yung utak natin kung ano yung mga ginagawa ng mga masisipag na tao. Therefore, magsisipag ka. Or at least, little by little. Although may mga times na mas malakas yung mindset mo na tamad ako, pero kahit ganun, tuloy mo pa rin. Sabihin mo pa rin sa sarili mo na masipag ako. Masipag ako. Hindi na ako tamad. Nakaraan lang yun. Iba na yun ngayon. At mapapansin mo na lang, sisipag ka. Pangatlo, magpahinga. Meron dapat tayong kompletong tulog. Minsan may mga araw na tinatamad ka tapos di mo alam kung bakit. Siguro i-check muna natin yung tagal ng bedtime natin tuwing gabi kung sapat ba o baka kinukulang ka na. Napakahalaga ng tulog. Huwag dapat natin kalimutan yon. Kung magpapahinga ka lang ng sandali, magpahinga ka talaga. Huwag yung pahinga na may kasamang cellphone o magpapahinga na nakahiga ka nga sa sofa pero nanonood ka naman ng TV. Huwag ganun. Dahil lalo ka lang mapapagod doon. Which leads me sa number 4. Reduce screen time. Maraming nagagawa sa phone. And while maganda siya pakinggan, yun din ang problema. Dahil maraming nagagawa sa phone, natitrick nun yung utak natin na marami ka na talaga nagawa. Kaya after nun, naghahanap ng pahinga yung utak at katawan mo. Kaya madalas, pagod ka after mag-phone, pero in reality, nag-cellphone ka lang talaga. Sa paggamit din ng phone o panonood ng TV, nagiging active tayo sa mga nakikita natin o ginagawa doon. Kailangan ng focus sa pagsi-cellphone lalo na kapag nanonood ka ng movie or kahit short videos lang. Ang mahirap doon, ang focus, nangangailangan niya ng energy. At ang energy natin, spoiler alert, limitado lang. Lalo na overwhelming yung social media, kaya therefore, nakakapagod talaga mag-phone. Ang pangit lang doon ay mostly, hindi natin napapansin yun. Masyado makulay yung mga cellphone natin. Masyadong maraming info na pwede makuha, masyadong exciting, masyadong thrilling na kapag bumalik tayo dito sa reality, nagiging boring na. Kaya nagre-result din to ng katamaran. So I'm not saying na wag na kayo mag-phone o ibenta nyo na yan. Gamitin pa rin natin to. Sorry, phone lang gamit ko sa pag-video. Gamitin pa rin natin mga cellphones natin dahil marami silang natutulong. Wag mo lang sila gawing mundo mo. Panglima,
clean up your surroundings. Nakakatamad kumilos kapag magulo yung paligid. Nakakawalang gana, hindi nakaka-motivate. Kaya gawing habit ang bago matulog, nakaayos na yung mga gagamitin mo para bukas, tapos tuwing pagising sa umaga, aayusin mo na lang yung higaan mo pagbangon. Siguro iniisip mo na, paano ko mag-aayos ng gamit sa gabi at ng higaan ko sa pagising sa umaga kung tamad ako? Pero ang sekreto dyan ay yung number 2 nga. Huwag mong isipin tamad ka. Huwag. Dahil hindi ka makakalaya dyan kung tanggap mo yung lugar na yan. Magsawa ka na dyan. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa mindset. Diba sinasabi ng iba na nasa utak mo lang yan? Iniisip mo kasi kaya ka ganyan. Ayaw ko rin ng ganun noon. Pero naniniwala ako na ang tao may karapatan. May kalayaan. Naniniwala ako na kung anong gusto mo maging ay kaya mo. Lahat ng tao may karapatan at kalayaang magbago at kasama ka doon. So ito ang tanong. Kung gusto mong manatiling tamad, ikaw ang bahala. Pero hanggang kailan ka mananatiling ganyan? Dahil ako, nagsisisi ako na naging tamad ako. Ayoko na, or at least iniiwasan ko na. Nasa proseso pa rin ako kasi masarap talagang magpahinga. Kasi no choice ako eh. Dahil nandito ako sa mundo na kung saan may kasabihang ang tamad, huwag pakainin. So, ano pang hinihintay mo? Tara, mag-adjust na tayo. Kung nagustuhan mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit nyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye!